Good morning mga kaibigan, mga kalitos. So ito ngayon yung pagtaniman natin. Roofing, no? Yung roofing na ginamit natin, tamnan. So, yan, no? Tingnan yung tubig. So, lagyan muna natin ng tubig para makita natin yung level, yung tamang level ng tubig. Para mamaya, ipakita namin sa inyo kung paano ito gagamitin. So, yan. So, ito na. Puno na siya. Puno na itong upper layer. Ito. So, baba siya dito sa pangalawa. Ayan. Baba siya dyan. Tapos ito, unti-unti na rin punuin. Punuin niya yung pangalawang layer. Ayan. Yung sa dulo, yung sa gilid, bumaba na rin yung tubig. Ito malapit na. So, ayan. Malapit na. Ito. Tumatakbo na yung tubig. Papunta dito sa baba. Sige, takbo. So yan mga kaibigan, ito yung PVC na roofing. So ito yung gagamitin natin na taniman para sa ating mga litos. So, hindi lang pipes, hindi lang downspout yung pwedeng gamitin. Kung ito yung available sa lugar ninyo, pwede itong gamitin. So, mamaya, ipakita natin kung paano para fit na fit yung mga glass natin dyan, yung cup, yung disposable cups na mayroong litos, tanim na litos. Ito, yan, bumaba na. So, baba siya dito sa ilalim yan. So, malapit na. So, mga kaibigan, kung bago lang kayo sa channel na ito, Litos Terraces in Town, please don't forget to like, share, and subscribe para maging updated kayo sa ating mga ipopost na videos, na mga tutorial on planting litos. So, yan. Bumaba na rin dyan. So, tatlong layer, ito yung ginawa natin. Yun yung isa. Yan. Balikan natin yung pinakaunang layer.
So ito puno na. So puno na yung dito. Yung upper layer puno na. Yung tingnan nyo, fill up na ng tubig. So, ngayon, bumaba na naman. So, kung paano natin yan tatamnan, ipapakita natin mamaya. Yan. So, yung isa, tumakbo na rito. Tumakbo na pababa yung tubig. Yung makikita natin yung flow ng water. So, yung isa, oh, lakas ng daloy ng tubig. No? So, open lang to. Bakit open muna habang pinapadaloy pa natin yung tubig para makita natin yung tamang refill ng tubig. Tapos mamaya, ilalagay natin yung pares niya. Ito yung garden natin ngayon. So, yung sa pader natin yon. Isang linggo pa lang ito. Yan. Yung sa pader, mga kaibigan. Ito naman yung sa baba. Katabi na itong PVC roof. Yun naman yung number 3 PVC pipe na orange. Yung sa pader number 4. Marami tayong klaseng pinagtamnan eh. Dito naman ito. So number 2 ang pipe na ito. So number 2 pati yung sa kabila yon, yung bakante na ubos na yon eh. Number 2 din yan. So, ito bali yung number 2 natin ay mas marami kaysa marami yung number 2 pipes natin. So, number 2 yan. Yan. 4 layers din ito. This is number 2 pipes. Ito naman, kakaiba ito kasi hindi ito pipes. Sinubukan ko lang ito. Kasi ito yung available natin sa mga hardware dito sa Napal. Particularly sa City Hardware. Mabibili natin ito. PVC roof. Matibay din. Tanong ng iba, paano ginagamit? O, yun, mamaya. Yan. So yan mga kaibigan, antayin muna natin mapuno lahat. Yan. Pag filled up na ng water yan, tatakpan na natin itong roofing ito. Ito yung tinatawag na pang ilalim. So, mayroon din tayong pang ibabaw yan. Para makita natin ang purpose nito, para makita natin ang level ng water. Kasi pag sirado na ito, mayroong mga puno. Mayroon namang mababaw. Ayan o. Yan. So, ito yung ilalagay natin dyan. Yan, yung bagong tanim. So, meron ng tumagus na isa.
So, makikita natin yung itong last row ay hindi pantay yung tubig. Yung sa gitna, puno na yung sa gitna. Oh. Pero hindi pa nakarating dito sa dulo. So, i-adjust natin yan. Ilagyan natin na sa ilalim ng wedge para maging pantay yung tubig. Okay. Shin. Ayan. Ayan, nakaano pala dito. Ayan. Ayan. Tumakbo na papunta rito yung tubig. Ano pala ito? Kita muna ha. Ah, pwede na. Sige, bukas na. Ito yung pangtakip. PVC rin ito na binutasan. PVC roof, hindi pipes.
Lagyan natin ng lock. Yan. Nakatakip na siya. Dito ilalagay natin yung mga cup sa ibabaw. Sana naman. So ngayon, ito, open ito. Pareho lang yung sistema. Open. Nakatahaya. Ito yung isa nakataob. Yun ang mayroong butas. Mamaya, papakita namin sa inyo kung yung distance. Baka gusto nyong mag-adapt nito, gamitin itong roof. Roofing. Pakita namin sa inyo kung yung distance ng butas. Ako lang yung pang-lock. Yan. Fix na yan. So sa mga gustong mag-adapt gamit nitong PVC roofing. So marami tayong options dito, no? Mayroon tayong PVC pipe, na sanitary pipe, number 3, number 4, number 2, ito naman PVC roof. Wala kasing available na tulas, oh. Lance. Walang available na downspout dito. So ito, ang kung gusto nyo i-adapt ito, so mula dito sa dulo, sukat ka ng 5 inches and 3/4. So 5 and 3/4 inches, yun, oh. Center yan. 5 and 3/4. So, tapos ito namang sa kabila. 9 3/4 inch or inches mula dito sa sentro. Para ang resulta niyan, alternate sila. So, alternate yan. Tapos, from center to center, so yung sukat mo na, mula dito sa unang butas, so, dito ulitin natin, 5 and 3/4. Tapos, from the center, 8 inches. So, diretso na yan, 8 inches from center to center. Ganon din dito sa pangalawa. So, dito, 9 and 3/4, unang butas sa sentro. Then, from center to center, 8 inches. Yun na yun. So, ang resulta niyan, ganyan. So, gamit ka lang ng drill. Yung pangbutas ng doorknob sa mga pintuan, yun ang ginagamit ko dyan.
Madali lang itong butasan. Pinagpatong-patong ko lang itong tatlo. So, isa lang ang sukatan mo. Ipatong mo yung tatlo. Dire-diretso na yan pagbutas. So, yan. Ito na yung bagong tanim. So, alin unahin may dito? Sa last? Adere. So, ganito yon. So, ito yung nakatakip na na may butas. Dito na yan. Ganun lang yan. Yan. Flat, no flat. Yan. So, depende na yan sa availability ng mga gamit natin. No? Dito kasi sa amin, sa Nafal, Biliran, ito lang yung available. Pero mayroon itong mayroong disadvantage. Unahin ko muna yung mga advantages nito. Ito gamit itong PVC roof. Yung advantage nito, matibay. Matibay siya. Tapos paglinis mo, tanggalin mo lang. Tanggalin itong nasa itaas. Pwede mo nang linisin yung sa ilalim. Tanggalin mo yung mga lumot. So, madali siyang linisin. Tapos sa pagbutas, madali lang dahil isa lang ang sukatan mo. Ipatong mo yung iba sa ilalim. Ilagay mo sa ilalim. Diretso na yan. So, yan. Sa disadvantage naman, nag-a-absorb ito ng init. Kasi malapad siya eh. Malapad, walang space in between. Di katulad ng mga PVC pipe na mayroong space in between. So, ito, ina-absorb ang init. So, ang solution ko naman para mabawas-bawasan yung init na ina-absorb niya. Gumagamit kami ng net shade, ganitong klase na shade net. Parang 95% na yata ang shade nito eh. So, to protect the too much heat from the sun. So, yun ang solution ko dito. Kasi wala nang nandito nito eh. So far, matibay. Pang bubong nito eh, matibay. Then, ulitin ko yung advantages nito. Madaling trabahuin. Madaling butasan. Madaling linisin. Kasi alisin lang ito. Ano, nakalak lang kasi ito. So, pag marami ng lumot, tanggalin lang ito. Itabi muna. Linisin yung silalim. Tapos yan, nakalak lang yan. Para hindi nagagalaw. Yan o. Hindi nagagalaw yan. So, yun. Ang disadvantage, nag-absorb siya ng init. Kumpara dito. Kasi may space ito in between. So, yung hangin nakakapasok. Ito naman, wala. Pero yung hangin niya nasa ilalim. Maluwang yung space niya sa ilalim. Sa tanim. So, solution sa sobrang init, shade net. Diba? Rhyme, diba? Shade net, init. So, yan mga kaibigan. For food security and sustainability, tanim lang tayo ng tanim. Ayon nga sa kasabihan, kung may itinanim, may anihin. Kaya, ang masasabi ko lang, let us be happy, let us be healthy.